Coach O, pinalitan na ni Veloso sa Ateneo. O A, wala sa tryouts. PLDT, my magic technique with two-time best setter. Pero bagayan, mag-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe, click yung notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Tila tapos na nga ang mga araw ng pananatili ni animated coach Oliver Almadro sa isa sa most famous team na Ateneo Blue Eagles. Yan ngayon ang usap-usapan matapos na ibang coach ang humarap at nagpasimuno ng 4-day tryouts para sa Ateneo Women's Volleyball Team na ginanap sa Blue Eagle Gym. At ang nanguna sa training, ang napapabalitang bagong coach ng Ateneo na si Brazilian and Men's National Team Head Coach Sergio Veloso. Yan kasi ang nakita sa mga litratong nakapost sa social media na si Veloso ang nakitang nagmamasid sa mga tryouts. Wala rin sa litratong makikita na present sa tryouts si Almadro kaya tila mas binatibay nito ang nooy usap-usapan na tanggal na nga sa pwesto si Coach O. Di nga naman may kakailan na matindi ang hinanakit ng mga solid Abby fans kay Almadro matapos biguin ang nasabing coach ang expectations ng mga fans last season. Di umano, tinuturo rin si Coach O na dahilan ng pag-alis ng ilan sa mga bituin ng Ateneo na naging rason kung bakit ngayon nagmamadali silang maghanap ng panibagong players para sa susunod na season. All this pressure now comes in the hands of Coach Veloso kung totoo na siya na ang head coach ng Ateneo. Di rin ako magtataka na tulad ng pinalitan niya at ng kapwa Brazilian coach niya na si Coach De Brito ay ulanin rin ng bashing si Veloso mula sa mga BBW kung hindi rin maabot ni Veloso ang expectations ng mga fans. Lalo pat hindi pa talaga napapakitang lubusan ni Veloso ang kanyang husay sa coaching at kung sakali sa Ateneo makikita ang kanyang mga tactics, strengths and weaknesses na maaaring gamitin laban sa kanya ng mga bashers. Well, good luck na lang sa mga nag-tryouts kung sino sa inyo ang mabibigyan ng oportunidad na pababilang sa Ateneo. At masigit na good luck kay Coach Veloso. Sana kayanin mo ang pressure. Manatili namang coach ng Petrogas Angels si Coach Oliver Almadro na mistulang pinagkakabisihan niya this past few weeks at aiming to be back to the Final Four once again. Samantala, PVL Talks pa rin ginulat nga ng PLDT High Speed Hitters ang mga fans ngayong araw ng Sabado, June 10. Matapos ang malaking anunsyo nito sa kanilang bagong recruit. Kinuha kasi ng PLDT si two-time NCAA best setter Venice Puzon ng Lyceum upang punan ang iniwang pwesto ni legendary Wendy Ann Semana at upang tulungan sa setting chores ang kanyang ating Rhea Di Makulangan. Misto lang home of the best setters nga ang PLDT matapos na lahat ng setters nila ay di matatawaran ang husay at awarded. Sasamahan ni Puzon si Army veteran Royce Tobino bilang mga recruits ng high-speed hitters. But what's interesting at pumukaw sa atensyon ng marami ang tila magic na ginagawa ng PLDT sa recruitment. Dahil kung si Royce Tobino ay guest license player holder, aba, pati pala si Puzon ay guest license player holder din. Yan ang nilinaw ng PLDT sa kanilang anunsyo na sa ngayon guest player lamang si Puzon dahil may remaining years pa nga ito sa NCAA na misto lang hindi niya i-forgo tulad ng ibang mga college stars na lumipat na sa pro. Yan ang espesyal sa NCAA dahil ito ay pinayagan ng liga na maaring maglaro sa commercial leagues ang kanilang mga players na hindi mawawalan ang kanilang eligibility sa NCAA. Ito rin marahil ang sitwasyon ng Farm Fresh Foxes kung saan kaya NCAA players nang binild ang kanilang kinuha. Ang rule na ito ang mistulang wala sa UAAP ngayon. Dahil sa UAAP, mukhang once na nag-pro ka, aba, di ka na makakabalik at di ka na makakalaro sa UAAP tournaments. What's your thoughts on this rule, mga ka-Vheadz? Samantala, karagdagang update ngayon ring Sabado ay nag-anunsyo ng dalawa pang karagdagang players ng Jerflor Defenders bilang mga reserves. Matatanda ang kumpleto na ang lineup ng Jerflor pero di pa pala sila tapos sa recruitment. Kinuha nila bilang reserve players sina Army players Ivy Perez at Anne Esguera na di umano nasa reserve list dahil sila ay sumasailalim sa training sa Army. Maaring sa panahon na matapos nila ang training ay saka sila makakapaglaro para sa Defenders. So throughout, mag-Vheadz for support on this channel. Please don't forget to subscribe, click the notification bell to update on the coming videos.